sibuyas. Oh, lalagay ko lang yung, ayun, manual. Maglalagay ako ng turmeric because this is also antioxidant. Maganda to sa health. Oh my God. Finish. Okay. Ubus. Ayun. Then, mix lang. Pag na-mix na to, lalagay ko na yung ating meat. So, hindi ko yan makukuhanan kasi wala akong tripod. Let me find a tripod. Hey, nakahanap ako ng tripod. May tripod pala akong pwede dito. So, pag luluto, pwede. Okay, so, let's cook. Ayun, in goes the minced beef ito. Gagamitin ko yung wooden sandok natin. Okay. Very important na hanggang maluto, maging brown yung mince, kailangan natin parang dunutin na ganun. Otherwise, magdidikit-dikit yan ng malaki. So, kailangan mince talaga na maluto. So, hindi muna natin lalagyan ng asin, paminta. Mamaya kapag brown na yan, dun natin lalagyan. Okay, bilisan natin to. Pause na natin. And so, brown na siya. Maglalagay na ako ng salt. Just a little bit. Tapos, black pepper din. Ayun, stir lang natin. Hanggang medyo mag-dry yung sabaw-sabaw. May parang fatty stuff. And i-ready ko na yung sauce natin. So, ang ginagamit ko today, ang lalagay natin today is Dolmio Lasagna Tomato Sauce. So, isang ganto lang, tapos lalagyan natin ng tubig. Dadagdagan natin ng tubig. Tapos, kapag itong nag-dry na, lalagyan ko muna ng red wine. After the red wine, lalagyan natin ng sauce. And then, about 200 ml na tubig. And super brown and dry na siya. Lagyan natin ng so ang binibili ko pang cooking red wine is the cheapest. Lalagyan ko lang, tinatansya ko lang. So that's probably about 50 ml red wine. So 50 ml na red wine. Ayun. Para ano lang to, kung ano yung nagdikit-dikit, kukunin niya ng red wine. Tapos, ilalagay na natin yung ating lasagna sauce. Lahat na. And then, lagyan natin ng 200 ml na tubig. Shake-shake ko lang. Lahat ng natira. Ayan. Okay, so, simmer lang natin to ng 30 minutes sa low heat. So, firstly, hahayaan ko muna siyang kumulo for about 10 minutes nang walang takip para mag-evaporate yung wine. Okay, so let's leave that for 10 minutes. Okay, 10 minutes gone. Oof. Lagay muna natin, i-ano muna tawag dito? I-mix muna natin. Medyo parang sunog naman sa baba. Ayan. Dagdagan ko kaya ng tubig. Wait lang. Dagdagan lang natin ng konti. Medyo malapot kasi papakuluan pa natin eh. Ayan. Pero kailangan na natin takpan. Kasi ang daming, ayan o. Magsisili parang.
Okay, so 20 minutes na to kasi nag 10 minutes boiling na tayo kanina. Simmer lang ng 20 minutes. Okay, ready na yung ating lasagna sauce. Hindi ko man natikman pala. Tastes good. Okay, okay na siya. Ang gagawin ko yung okay, sa lasagna sheets, dating ginagamit ko is yung shell pa siya, yung lulutuin mo pa siya. Ito, lasagna sheets, ito, yung parang pasta pa siya, yung hindi pa luto. Ito naman, ang ginagamit ko ngayon, yung fresh lasagna sheet, fresh na siya. So, parang 5 minutes lang, ito, look. Cook in 2 minutes. So, hindi na kailangan, hindi siya, you know that it's not matigas, it's not hard, you know, so, hindi siya, hindi mo din kailangan ng maraming juice para i-absorb niya at maluto yung shell, yung pasta, I mean. So, ayan. So, lagyan ko muna ng first layer ng sauce sa ibaba. Tapos, lalagyan ko din ito sa ibaba. Kasi, tawag dito, generous ako. Ayun, lagyan natin. Okay, so, hindi ko muna lalagyan ng mozzarella dito. Kasi wala akong pasta eh. So, lagyan muna. Ito, first layer natin, maglagay tayo ng pasta. Tapos, doon, maglagay tayo ng i-cut natin kasi hindi siya oh, diba? Ayun. Ayun. Completos, recados. Tapos yung sobra, ilalagay ko lang doon. And yun. And then, we put the first the first layer on the top. Ayan. Ano tayo dito? Generous tayo sa white sauce and sa mozzarella cheese. So, gusto kong mag third layer. So, iwan muna natin ganoon. Haluin ko lang sa taas. That's it. Okay. Tapos, lagyan natin ang mozzarella. Mozzarella ball ito. Inano ko lang. Hiniwa-hiwa. Ayun. That's it. Next one. Next layer. Masarap kasi yung maraming white sauce. Yun yung mag blend ng tangy. Magiging creamy siya instead of super sour. Okay na natin. Mozzarella. Mozzarella. Diba? Tapos yung huling layer natin. Last layer. And then, this one. Sakto lang.
Iluluto ko natin ito para mamaya i-brown na lang natin. 2:30 na. So, i-pick up ko yung mga bata. Matatapos sila ngayon ng 4:15 kasi may dance club sila. Dance club. So, alis ako sa bahay ng 3:50. Mga 10 minutes before 4 o'clock. Ayan. Last layer. Pinihan natin. Woof! Dami. Si Mister, gusto din yung aking lasagna. Tapos, yung oven natin is nakalagay ng wait. Ayan, 180. So, wait lang natin yan. 10 minutes, mainit na yan. Okay, mainit na yung oven. Lagay na natin is, lagay na natin. Ayan, nilang natin ng 20 minutes for 180. Alexa, stop! So, ready na yung ating lasagna. And time check, 3:55. So, alis na ako at sunduin ko na yung mga bata. Naka-off na yung oven natin. Just eating lasagna. So, lasagna for dinner. So very hot. The kids are very hungry. Yeah, just came out of the oven actually. Blow it. Let's have a look at the main pot. So, ayan. Yung sa gigilid ay sunog. Pero okay naman siya. Masarap yan. Let's ask the children. Kids, how does it taste like? Good. So for you, it's good. No. Not very good. 10 out of 10. 10 out of 10! Oh my god! Mm. Thank you so much. Mm. You too. Wipe your mouth before wiping that. The taste is brilliant. Brilliant. Good.